Kaya nakuha natin ang spoiler ng chapter 332 ng My Hero Academia, kaya ano pa ang hinihintay natin, magsimula na tayo. Ang chapter ay nagsimula sa isang flashback ni Star and Stripe na kung saan lumilitaw na isang army training camp. Ang ibang cadets ay pinagtatawanan siya sa kanyang hindi magawang pagpapalakas ng kanyang pisikal na kapasidad at sa isang narration sinabi niya ang tungkol sa limitasyon ng New Order. Siya ay bigo dahil hindi siya makahanap ng isang rule na maaring magpaunlad sa kanyang lakas. Sinabi niya na maraming tao ang naiuugnay dito sa kawalan ng lakas na may katotohanan na siya ay isang babae pero ang mga taong ito ay hindi kailanman sinabi ito sa kanya na gumawa kay Star and Stripe para maging masaya. Siya ay binibiro na masyado niyang pinapahirapan ang kanyang sarili dahil gusto niyang maabot ang antas ni All Might pero palagi silang nadoon para punan ang kanyang kakulangan. Bumalik tayo sa kasalukuyan, ang mga missile ay paparating. Ang isa sa mga piloto ay tinanong kung magagawa ba ni Star and Stripe na mahawakan ang mga ito at ito ay kinumpirma ni Star and Stripe pero kailangan niyang talikuran ang laser rule. Hiniling niya sa mga piloto na sila na muna ang bahala kay Shigaraki habang ginagawa niya ito. Naniniwala si Shigaraki na ang laser ay hindi panghuling atake dahil ito ay walang dahilan para kay Star and Stripe na patuloy itong gamitin kahit pagkatapos na maunawaan na si Shigaraki ay lumalaban at patuloy na nagre-regenerate. Naunawaan ni Shigaraki na may ibang bagay ang paparating at nagdesisyong gumawa ng sugal. Si Star and Stripe ay nagsimulang magbilang, 1, 2, 3, ang mga laser ay na-deactivated at hinawakan niya ang mga missiles gamit ang napakalaking kamay na hangin. Ang order na kanyang ibinigay ay ang Tiamat ay paikutin. Si Shigaraki ay tumalon sa dagat papunta sa himpapawid pero ang lahat ng mga piloto ay sabay-sabay na nagsimulang paputukan siya ng laser. Samantala, ang mga missiles ay nakumpleto ang isang buong pag-ikot at ang higanteng hangin ay idiniin ang mga missiles direkta sa lugar kung saan nasaan si Shigaraki. Ang pangalan ng atake ay State of the Art Hypersonic Intercontinental Cruise Punch. Ang lahat ay naihagis pabalik dahil sa impact at kahit na si Endeavor ay nagawang makita ang pagsabog mula sa Japan. Gayunpaman, si Shigaraki ay lumabas sa isang butas sa ocean floor na may ngiti sa kanyang mukha at ang kanyang balat ay nawala. Isang narration box ang nagsasabi na si Shigaraki sa ngayon ay malayang nagagawang makontrol ang decay at makakakita tayo ng panel na mula sa digmaan noong nagdesisyon siyang huwag e-decay ang isang bahagi ng laboratorio ng doktor. Ipinaliwanag mismo ni Shigaraki na pagkatapos niyang mapansin na may mas malakas na atake ang paparating at mahulaan ang limitasyon ng patakaran ng New Order sa 2, siya ay gumawa ng butas sa ocean floor habang ang laser ay paparating at siya ay nagtago doon. Sa kung ano ang inakala ng mga piloto na si Shigaraki ay isa lamang numo na ginawa bilang isang pain, ito ang kanilang pinaputukan ng laser. Sila ay kumilos para protektahan si Star and Stripe pero ang Numo ay pumutok at sinira ang kanilang formation. Si Shigaraki ay nagsimulang tumalon sa pagitan ng mga jets papalapit kay Star and Stripe pagkatapos ay si Shigaraki ay nakarating sa jet ng leader na hiniling kay Star and Stripe na wasakin silang dalawa gamit ang higanteng hangin. Inisip niya na sa antas na ito si Shigaraki ay hindi na matiis ang malaking ataking ito kaya inalok niya ang kanyang sarili bilang sakripisyo para sa garantiya ng kanilang tagumpay pero si Star and Stripe ay nag-alinlangan ng ilang sandali dahil sila ay magkaibigan mula noong sila ay nagsasanay sa army. Sinamantala ni Shigaraki ang pag-aalinlangan ni Star and Stripe at tumalon papunta kay Star and Stripe na nagawang mahawakan ang kanyang mukha, katapusan ng chapter. Kaya ito marahil ang katapusan ni Star and Stripe at walang surprise dito dahil sa tingin ko ang kanyang pagkatalo ay inaasahan pero ito ay nagbibigay ng katanungan sa kung gaano kalaalang pagkatalo ang mangyayari kay Star and Stripe. Mananakaw lang ba ang kanyang quirk o siya ba ay mamamatay dito? Hindi porket nagawang mahawakan ni Shigaraki ang kanyang mukha malinaw na hindi siya agad-agad na madedicate dahil gusto ni Shigaraki na makuha ang kanyang quirk at ipapalagay ko na ito ang una niyang gagawin at pagkatapos ay i-decay niya ito. Pero hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa susunod na chapter. Ano sa tingin ninyo ang magiging kapalaran ni Star and Stripe? Siya ba ay mamamatay o mananakaw lamang ang kanyang quirk? Ibahagi ninyo ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba, kaya laging mag-ingat at magkita-kita tayo sa susunod kong video.